What's up guys? Welcome back po sa ating YouTube channel, Kuya Edgy Technology. Now, marami kasing nag-message sa akin. So, ito paulit-ulit ko nabasa sa comment section ng mga video ko, lalo na sa refrigerator ng mga vlog. So, yung tanong nila guys is, bakit daw malakas lumamig dito sa kanyang freezer, pero dito sa refrigerator ay walang lamig. So, yun ang pag-usapan natin ngayon. Kaya tapusin nyo itong video hanggang sa dulo. Unang-una guys, ito yung mga rason bakit nawala ng lamig yung sa ibaba na portion ng refrigerator. Lalo na itong klase na ito, non-frost na refrigerator. So, mga dahilan bakit nawala ng lamig sa ilalim. Pero dito, malamig pa. Unang-una is kung nagkakaroon ng microleak yung system ng inyong refrigerator, so maaaring malamig pa itong portion na ito, pero hindi na aabot sa ilalim yung kanyang lamig. Pangalawa guys, itong portion dito. So bubuksan natin ito, papakita ko sa inyo kung ano yung sitwasyon dito, bakit magkakaroon ng lamig dito sa ilalim. So para maintindihan nyo na kaya ganun pala yung rason bakit nawala ng lamig dito. Okay? So bubuksan natin ngayon guys ito, itong portion dito. Okay? Itong portion dito bubuksan natin dahil dito naman nanggagaling talaga yung lamig ng non-frost refrigerator. So ito yung kanyang parang freezer. So dito sa likod, kung bubuksan natin ito, makita nyo ngayon yung kanyang evaporator. Kasi pag non-frost refrigerator, so hindi ito yung lumalamig, kundi yung hangin na nag-circulate lang dito sa loob ang nagpapalamig sa refrigerator. Okay, so bubuksan muna natin ito guys. Ayan, so tatanggalin lang natin itong kanyang cover. Okay, so actually ito yung may cover, pero yung isa parang nawala na yung cover. Okay, so bubuksan natin, papakita natin sa inyo yung dahilan bakit nag-circulate ng hangin at kung paano hindi lumalamig yung ibaba. Okay, so ayan. Ayan. So, nabuksan na natin siya. So, kung pansinin nyo guys, ito yung pinaka evaporator niya. Okay? So, ito yung evaporator niya. At ito yung fan. Okay? So, ito yung nagpapa-circulate ng hangin para umabot dito sa ilalim yung lamig. So, paano nakaabot yung lamig sa ilalim? Okay? So, ito. Itong tinanggal ko, ayan, ito siya. So, tatanggalin natin itong kanyang styro. Okay. Yan. So, ito siya. So, kung mapansin nyo, kung nakaka-cover ito doon, ito yung portion na natatapat yung blower. Okay? So, ito siya. Parang ganito siya kasi. Yan. So, ito yung butas. So, dito nakatapat yung blower. So, yung blower, kapag kaumandar, nagbubuga yan ng hangin. So, yung hangin na binuga niya ay mula dito. So, parang umiikot lang yan kasi. Okay? Umiikot siya para mag-circulate yung lamig ng refrigerator. Now, kung titignan natin to, ayan. So, may mga portion siya, may mga division siya. So, pag nakabuga yung blower dito, so, babangga siya dito. And then, ma-divide yung hangin dito. And then, sa kabila. So, lalabas na dito yung malamig na hangin. Kasi ibuga ito eh. So, lalabas dito. And then yung ibang hangin guys, kung pansinin nyo, okay, so may daanan siya dito. So yung mga hindi nailabas dito na hangin ay papunta dito pa ibaba. Okay, so ito yung laging tanong, bakit daw hindi lumalamig sa ibaba. So pansinin nyo yung hangin pa ibaba. Okay, and then kung pansinin nyo dito, so ito yung kanyang styro. Okay, so dumadaan dito yung hangin. Okay, so kung pansinin nyo, itong cover niya. Ayan. So meron siyang parang thermostat dito. Okay? So parang thermostat. So merong colder, less cold. Pero hindi siya totally thermostat na kinokontrol mo yung temperature. Kundi yung kinokontrol mo is yung hangin na papasok o paibaba. Kasi kapag sinara mo to, okay? So kasi ito lang kasi yun eh. Kapag sinara mo yan, so wala masyadong hangin bababa. Kaya mas malamig dito sa portion ng evaporator. Okay? Pag sinara mo yan, so less cold yung ilalim, pero colder dito sa itaas.
pag binuksan mo naman yan, folder, ibig sabihin, nakabukas, malaki yung ano, opening niya dito, sa ibaba. Okay, so hindi siya total thermostat, kundi adjustment lang siya sa hangin na dadaan pa ibaba. Okay, so babalikan natin dito, kasi ito yung pinaka tanong ng marami. Bakit tao hindi lumalamig sa ibaba? So kung mapansin nyo, yung paibaba na hangin, dito yan dadaan. Okay? Dito yan dadaan, and then pag bumaba yung hangin, pailalim, dito yan lalabas. Okay, ito siya. Ang dalawang butas. Kaya nga yung compartment dito, so may cover siya na pwede rin kung may mga pagkain ka na gusto mong hindi masyadong ma-freeze pero malamig siya. So dito banda mo siya ilagay, malapit dito sa butas na ito. Okay, so dito lalabas yung hangin galing sa itaas na malamig. And then hindi naman pwede na puro labas lang ng hangin. So may in, may pabalik din siya sa itaas. Okay, so meron dito. Ayan, so kung pansinin nyo, meron din siyang adjustment dito. Colder, less cold. So ito yung, mayroon kasing opening dito sa ilalim. So hindi lang natin ma i-focus. Meron opening ito para pabalik yung hangin sa itaas. At dito naman lalabas. Okay, so focus lang natin guys. Okay, kung mapapansin nyo, merong dalawang butas dyan. Ayan. So yung butas na yan. Okay. So ayan, ito. Ito siya. Itong butas na ito. Okay. At itong sa kabila. Ayan, ito siya. Itong butas na ito. Ito yung return air galing sa ilalim. Kasi mula sa ilalim, higop yan eh. Dahil sa blower, kung pansinin nyo, higop yan dahil dito. And then ito yung sa harap. So ito yung buga niya. And then ibababa niya ulit dito sa opening nito. Now, paano mangyari na kinulang ng lamig sa ibaba? Halimbawa, okay lang yung system niya, walang leak, normal yung refrigerator, pero hindi lumalamig sa ibaba. So maaring ang portion na ito ay natakpan ng molds. Or nababalot na ng ice ito. Kasi barado yung drainage. Meron kasing drainage ito guys. Yan kung makikita nyo. Ito siya. So may butas yan. Yan. Kung makikita nyo. May butas dito na kapag ka nag-defrost ang evaporator. So paano siya nag-defrost? Sa pamamagitan nitong heater. Okay. So kung sira yung heater, hindi siya nag-function, maaaring isa din sa dahilan bakit nawala ng lamig. Okay? Pero kung sira yung heater, pati dito sa evaporator or dito sa freezer side o dito sa freezer compartment niya, wala din lamig. Pero umaandar siya at mapipil mo na malamig yung unit, umiinit yung body niya. So mapipil mo na okay yung system pero walang lamig, ginulang sa lamig. Dahil sira yung heater, mababalot ito ng ice. Okay, so kung punong-puno na ito ng ice, yes, malamig siya pero wala nang circulation ng hangin na inihigop yung blower. Kasi wala na, natakpan na itong mga fins niya. Okay, so pag natakpan ito, kung meron mang nahigop yung blower, ay hindi na tulad nung dati na normal siya na wala, hindi nag-yellow. Okay, so kung sira yung heater, maaaring yun ang magiging problema. So kung naranasan nyo guys ng ganitong sitwasyon na sa tingin nyo parang okay lang naman yung refrigerator pero bakit kinulang ng lamig yung sa ibaba, so pwede nyo tingnan yun guys. So ito kailangan walang harang ito, and then yung return air nya, yung mga butas nya dito. Okay, ito sya. So dapat walang nakabara dito, and then yung drainage nya dapat malinis para pag nag-defrost yung heater, tutunawin kasi niya yung yellow. So pag natunaw yan, tutulo yung tubig. Kailangan tatagos dun sa drainage papunta sa likod. So kung hindi tatagos yung tubig, maaaring umapaw yung tubig dito sa ilalim. Gagawin nyo is, kung hindi nyo kaya, papagawa nyo sa technician. Pero kung gusto nyo magkalikot, ingatan nyo lang na hindi madamage yung mga parts dito. Sundutin nyo yan, yung butas na yan. Okay, sundutin nyo. Or pwede rin galing sa likod, sundutin nyo ng malambot na wire. Huwag yung tie wire na matigas, baka mabutas yung flexible hose nya. Sundutin nyo hanggat lalabas yung tubig, dahil yun ang dahilan bakit may umaapaw na tubig sa likod. Okay, sana po meron kayong natutunan sa video na ito. At kung bago pa lang kayo sa aking channel, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-click yung notification bell
para lagi kayong updated sa mga bago kong videos. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood.